Hey everyone, today you will learn the tips and tricks on how to do online shopping that is both applicable here in Saudi Arabia and in the Philippines. Hello bashers and bashies, magandang araw po sa inyong lahat. It's me again, Becky G, for another YouTube vlog. Well, for today, ang gagawin po natin ngayon is unboxing. Ano ba yung unboxing na sinasabi nila sa YouTube? Ang unboxing sa YouTube ay yun, may binili kang isang bagay, tapos gusto mong ipakita sa ibang tao kung anong meron, kung ano yung nabili mo. Pwede itong, pwedeng sa actual, o pwedeng nabili mo siya online, tapos gusto mong i-share sa tao kung anong meron ka, at kung ano ang wala sila. Okay? Hindi, I'm just joking. Itong unboxing natin ngayon, pinapakita dito na with the current situation that we are in right now, may mga times na hindi kompleto ang sweldo natin, may mga times na bawas ito, same like what is happening right now in Saudi, may mga job cuts, walang overtime, bawas ang sweldo, minsan may karamihan din na ilang buwan nang walang sweldo, we can still enjoy life. We can still enjoy the fruits of our labor. At a much cheaper cost. Now, bakit ko sinabing much cheaper cost? Kasi pag nakita nyo or na-compare nyo yung prices na mga nabili ko, dito sa website na to, compare dun sa mga normal or famous stores at website na alam natin here in Saudi Arabia, makikita nyo kung ano yung kaibahan nila sa presyo. Take note, okay? Lower price, same quality. Okay? Alright. Now, siguro ang tatanungin nyo, how legit is this website or is this shop? Well, ang story kasi sa shop na to is, well, I was browsing my Facebook account, yung news page ko, or news feed rather, sa Facebook. Isa to sa mga advertisement na lumabas. Itong alhadadshop.com. So, chinek ko siya inside, syempre clinic ko, tapos pinuntahan ko yung website nila. And then nakita ko na medyo competitive yung prices niya. Plus the fact na may ongoing discount sila ngayon na up to 40%, which is not bad. And since na Ramadan ngayon, marami nga talagang promo ang makikita mo online. So, trinay ko and then chinek ko yung prices niya comparing with the most or the more famous website and stores here in Saudi Arabia. And actually, nagulat ako. And dun sa kaibahan ng presyo niya. For example, mamaya, pag in-unbox natin ito, nakita nyo, ay papakita ko sa inyo, yung prices nito, nung binili ko siya, and yung prices, kapag chinek mo siya sa website, nung dalawang famous shop na kilala natin. Hindi ko napapangalanan yung dalawang shop, ano? Kasi baka mamaya maging ano ako, no? Sayang naman, maging partner nila ako susunod. Tapos hindi na nila ako kukunin kasi pinangalanan ko sila. Kayo na lang ang mag-decide. Kayo na lang ang umalam kung ano yung sinasabi ko, okay? Siguro naman matatanda na kayo. Alam nyo na yun kung ano yung dalawa na yun. Okay? Now, let's do an unboxing. In-order ko siya siguro around May, ano? In-order ko talaga siya May 11. May 11 ko siya ng madaling araw in-order sa kanila. Well, bago ko siya in-order, chinek ko muna kung magkano yung presyo nitong mga item na to sa dalawang shop na kilala natin. And sabi ko nga kanina, mas mura siya. Sobrang mura niya compared dun sa dalawang shop na yon. Thank you.
naputol yung video ko, nakakainis na putol. Ang dami ko nang sinabi. Natapos ko na lahat ng unboxing. Naputol yung video. Up to 8 minutes lang. Nyeta. Kakainis. Ngayon, ulit. Ulit, napaos na ako. Ano ba yung unang nabili natin? Ang unang nabili natin is yung Galaxy, Samsung Galaxy Value Pack. No, bakit? Samsung Galaxy Value Pack yung nabili natin. Eh, hindi naman Samsung ang gamit kong phone. Ibang phone. Well, kasi itong Samsung Galaxy Value Pack, naka-promo siya. Ano ba yung nasa loob nitong value pack na to? Ito yung value pack na to kapag bumili ka ng Samsung A30. So, currently sa Al-Haddad Shop, pwede mo siyang mabili separately. So, ano yung nasa loob? Ang nasa loob ng Samsung Galaxy Value Pack is a JBL Go-To Speaker and a car mobile holder. Okay? Itong JBL speaker na to, kapag binili mo siya outside, or normally, bumibili mo siya 429 riyals. Pero with this offer, nabili ko lang siya for 89 riyals. So, around 40 riyals savings. Plus the fact na may kasama siyang car holder na pwede mong magamit ito on your mobile kapag gusto mo siyang i-display or ilagay sa harapan ng iyong kotse. Dun sa pinaka-dashboard. Yan. Dun sa may dashboard, pwede mong ilagay yung mobile mo doon para siyang magnet para just makikita mo kung ano yung mga, kung may bago kang messages or may upcoming calls ka na kailangan mong sagutin. Maganda dito, may kasama na rin siyang USB Type-C cable sa loob nitong JBL for the charging. Medyo na-disappoint lang ako dito sa value pack na to kasi in-expect ko may kasama siyang car charger. Kala ko talaga may kasama siyang car charger, yung pala car holder lang pala. Siguro next video ko mag-actual test tayo ng mga item na nabili ko. Okay? Isa pa sa mga nabili ko is itong Huawei power bank with 6,700 mAh. Guys, itong Huawei power bank na to, it cost 39 riyals lang sa Al-Haddad Shop. Pero pag binili mo siya sa ibang website, sa isang or sa dalawang website na nakita na sinasabi ko sa inyo, guys, it cost or the price is 129 riyals kapag binili mo sa kanila. Dito 39 riyals lang. Imaginin mo yung savings. Alright? So, kumbaga, parang 90 riyals. 90 riyals na savings. For the Huawei fast charging power bank. 10 watts charging na to, guys, ha. 10 watts charging and high quality cell. Guys, 39 riyals lang to. Sa ibang website, 129 riyals to. Kahit pasabihin nating 6,000 mAh lang to, the fact na ang brand, may brand to, na brand niya is Huawei, and fast charging siya, so malaking bagay to kapag ikaw ay vlogger, or marami kang tinatawagan, or gamer ka, na parating mong ginagamit yung mobile mo kapag lumalabas ka ng bahay. Pag nasa kotse ka, nasa daan ka, madali, kailangan mo talaga ng fast or power bank charger. Okay? Ito guys, ito actually, itong pinaka-last na item na nabili ko, ito sana yung una kong i-unbox kasi feeling ko, ito yung pinaka-nalugya ko. Kasi hindi ko, nagulat ako nung binuksan ko yung plastic bag, nagulat ako doon sa presyo o doon sa tag na nakalagay. Guys, ang presyo nito kapag binili mo, at a regular price, itong NX80 wireless earpiece by Nastic featuring noise hush technology. Ang actual cost niya is 129 riyals. Pero nung binili ko siya, which is akala ko ito talaga yung presyo niya, it is only 29 riyals. Guys, 100 riyals savings for a Bluetooth earpiece.
This Bluetooth earpiece comprises of 6 hours music and talk. Sweatproof, ito yung ginagamit na earpiece kapag walk, ano ka, nagra-running, or kaya nag-walking ka, or sumasali ka sa marathon. Ano siya, Bluetooth siya, so may pipindutin ka lang button. Kunyari gusto mong may tawagan using their inline microphone. And ano siya, pare siyang sweatproof. So, sweatproof siya, so hindi siya nababasa sa loob at hindi siya nangangalawang. Hi-fi stereo sound din siya. May extended battery life and only 2 hours for the quick recharge. And kung standby time naman siya, up to 150 hours. Sobrang ganda nito. Para akong dito talaga, parang feeling ko dito talaga ako nakaano. Naka-wow. As in, parang tubong lugaw ako dito. Hindi naman actually tubong lugaw, pero sobrang laki ng savings ko. Nung guys, if you would buy it in Amazon, it would cost you around $25, including shipping, in order to purchase this NX80 earpiece. Ito yung dito ko malulugi. Yung pala, ito yung ano, dito ko makakamura. Pero nakaka-disappoint lang kasi made in China siya. Pero designed in California, yan no. Designed in California, but made in China. Para mga Apple products lang. Para yung mga iPhone lang na ginagamit nyo. Nalagay lang nila na made, na designed in California. Pero actually, lahat yon made in China. Parang ginawa lang nila, drawing nila sa California. Tapos pinadala nila yung drawing sa China. Tapos China lahat ang gumawa. So, ano ibig sabihin nun? Hindi gawa ang China pa din. Iba lang ang drawing. Diba? Diba? So, yun na nga. Ito na nga bali yung tatlong item ko na nabili using the Al-Haddad Shop website. Kung susumahin mo siguro, kung i-add ko yung total price nito at a regular price, total cost nito at a regular price, it would cost me around 380 reals. Kasi ito 129, ito 129, ito 129 rin. So, pag binili ko to at a regular price, it would cost me around 380 reals or around 5,000 pesos. Pero ngayon, dahil nga on promo ang Al-Haddad Telecom, it cost me only 157 reals. So almost like more than 50%, siguro 60%, 60% yung na-save ko nung binili ko to, and free delivery pa siya because currently sa Al-Haddad shop, kapag binili mo siya or yung item na binili mo is more than 149 riyals, free delivery na siya within Saudi Arabia. So kung ako sa inyo, for example, yung bibili nyong item is lower than 149 riyals, try to contact your friends or gusto nyo kausapin nyo yung mga flatmates nyo para mag-combine kayo ng orders. Kunwari maliit din yung price ng bibili nila while browsing the website of ano, of Al-Haddad shop. For example, mura lang yung o-orderin nyo. Pagsamasamahin nyo para ma-avail nyo yung free delivery. Kasi sayang din yung 20 reals ano, or yung 19 reals delivery charge. Sabi nga ng isang YouTube subscriber ko, pwede na makabili ng isang tray ng itlog yung 19 reals na yun. No? So pwede na. Sayang din yung 19 reals na yun. Isang tray din na itlog yun. Ano? Imagine mo kung ilang piraso yun. Hi Rolly! Ikaw yung sinasabi kong comment. Nag-comment noon. So, si Rolly isa sa mga famous vlogger ngayon sa Saudi Arabia. So, isa sa mga idol ko kung ba't din ako nag-start mag-vlog. So, yun lang. Yun lang ang ipapayo ko sa inyo na just in case na gusto nyo bumili ng mga bagay, na gusto nyo at a reasonable price, na hindi mababangkarote yung bank account nyo, hindi magsasuffer yung finances nyo, mapapadala or mapufulfill nyo pa rin yung mga responsibilities nyo sa inyong family in the Philippines, mababayaran nyo yung mga dues nyo sa mga rent, sa mga electricity dito sa Saudi Arabia. Try to push yourself na tumingin sa iyong website. Hindi lang mag-focus sa isang site na kilala nyo,
try to check other website kung saan meron din silang mga available na items na gusto nyong bilhin at a much reasonable and discounted price. Now, ano-ano ba yung mga dapat nyo i-consider kapag bibili kayo online? First, check nyo muna kung trusted yung site na bibilihan nyo. Kasi kung hindi, magagaya kayo sa akin dun sa isang website na inorderan ko na since January pa yung dapat na delivery niya, pero anong pecha na, Mayo na, hindi pa rin siya dumadating. Nakakainis tang ina, China, kasi galing China eh. Doon kasi nang galing yung epidemya na to eh. Kaya siguro hinarang sa customs. Ano tang ina, sayang din yun ano. Kakainis. Yun, unang advice ko sa inyo, check kung trusted yung website. Pangalawa, check nyo kung ilang days yung delivery. Kasi yung itong ang supposed to be delivery nito is 15 days, pero nakuha ko lang siya within 6 days. So, ibig sabihin, check nyo kung ilang days it would take para ma-receive nyo yung delivery. Pangatlo, i-check nyo kung nag-offer ba sila ng free delivery charge. Ano ba yung minimum purchase requirement para ma-avail nyo yung delivery charge? Kasi sayang din, di ba? Tapos, ngayon sa Saudi Arabia, ika-apat, cashless yung mga transactions. Ibig sabihin, hindi sila nag-offer currently ng cash on delivery. Lahat ngayon, kailangan mong bayaran online using your credit card or your debit card or your MADA card. Okay? Kapag sa Saudi Arabia, meron kasi silang tinatawag na MADA card. Ito yata yung para sa salary na tinatawag. Kung saan pumapasok yung salary mo, yun yata yung tinatawag nilang MADA card. So yun, cashless tayo ngayon. Pero kapag nawala naman itong COVID, pwede na siguro meron na uling cash on delivery, pero siguro may counting charge pa rin. Alam ko usually around 15-10 reals pag cash on delivery ang additional. So, ba't ka po magka-cash on delivery kung may credit card ka naman or MADA card? Cashless muna, no? Sayang din yung 15 real. Kasi currently, kailangan mo munang ibayaran bago nila mag-start yung shipping. Okay? Tapos, ano pa ba? Pang-anim, ano pa ba? May naisip pa ako eh. Nakalimutan ko na. Basta yon, yun lang may papayo ko sa inyo. Kung gusto nyo pa rin i-enjoy yung fruits ng labor nyo, yung paano kayo namumuhay before the pandemic, try to push yourself to check other website other than the normal website na tinitignan nyo or normal store na tinitignan nyo para mabili nyo yung mga bagay na gusto nyo. Okay? Hindi naman natatapos ang buhay natin sa problema, di ba? Hindi naman natatapos ang pag-ikot ng buhay natin dahil sa epidemya na to. So, find a way to enjoy your life. Find a way to enjoy the fruits of your labor, yung pinagtatrabuhan mo at a much reasonable and discounted price. Okay? Hindi itong video na to, hindi to para i-brag yung mga item na bili ko. Ano? Itong mga item na to, kailangan ko pa rin naman siya. As a YouTuber, wow! Naiyak ko sa sarili ko, sabihin ako isang YouTuber sabi nga nila, social media influencer. Pero, sige, pangatawa na natin, at nandito na tayo. Naalala ko na kung ano pa yung dapat mong sabihin. Yun. Actually, ang pinakamahirap lang pala kapag mag-YouTube. Actually, ang pinakamahirap lang pala kapag mag-online ka, online orders, it's yung registration. Maraming kailangan pilapan. Pangalan mo, address mo dito sa Saudi Arabia, telephone number mo, username, password, email address, and yung shipping address, yun yung mga mahihirap na part. Pero other than that, while browsing and comparing it with the other website, gamit mo yung laptop mo, gamit mo yung mobile mo, madali na lang. Basta ang maipapayo ko lang sa inyo is try to check other website bago kayo mag-click ng add to cart and check out. Okay? Bye guys!